A faithful man, shall abound with blessings. But he that makes haste to be rich shall not be innocent. Ano? Sabi, yung tapat na tao ay mag-uumapaw sa kanya ang pagpapala. Pero yung nagmamadali na yumaman, ano, ay hindi mapapabuti or he shall not be innocent. May Tagalog yan eh, pakibaba mo. Basahin natin. Nagmamadaling ang taong sa pera ay gahaman, ngunit ang hindi niya alam, patungo pala siya sa kahirapan. May times na, di ba, nagde-decide tayo na gusto natin maabot kaagad yung pangarap natin o kaya yung meron sa iba. Pero malinaw po ang sinasabi ng Bible na pag nagmamadali, ano yung hindi inuunti-unti, ang kahahantungan nun ay hindi rin maganda. Alam ko yung iba sa inyo may mga karanasan, ano, sa pag-aaral, sa pagninegosyo, sa pagdidesisyon, na kapag nagkamali ka, maiisip mo, teka lang, ano, sana hindi ako nagmadali. Di ba? Sino na naka-experience na gano'n? Sino nakaranas na gano'n? Maging honest tayo, ano? Ako lang? Ako lang? O may nagtaas na isa sa likod? Dalawa. Praise God, ano? Amen. Ibig sabihin yung iba, wise. Palakpakan nyo yung mga sarili, ano? Hindi kayo nagkakamali. Mamadali, ha? Okay. Maraming part, ano, sa buhay. Tamaan, ano? Sige, pakibaba nga. Sa ating sa pananalita. Di ba yung iniisip mo pa lang, hindi mo na siya nasala, minsan nasasabi mo kaagad. Kaya ang posibilidad, pwedeng magkamali. Pwede ka ring makasakit. Ang hirap minsan pag nasabi mo na, ang hirap nang bawiin. Di ba? Sa salita, sa action. Ganon din, sa isip lahat nagsisimula eh. Pag hindi siya nasala, lalabas sa bibig o kaya magiging hakbang ng ating mga galaw. At sa ating decision, pagka sinabing decision, dalawa yan. Merong minor decision, merong major decision. Ano yung mga minor decision? Ano kayang susuotin ko mamaya? Ano kayang kakainin ko? Mga minor lang yan, di ba? Pero pagdating sa mga major decision, kinakailangang pag-isipang mabuti at ipag-pray. Amen? Amen. Kasi, di ba, yung mga minor, pwede kang impluensyahan ng iba eh. Halimbawa, sabihin sa'yo, hindi mo bagay yan, itong suotin mo. Hindi masarap yan, itong kainin mo. Pero pagdating sa mga major, pag sila ang nagdikta sa'yo, ito ang kunin mo. Kasi ito ang bagay sa'yo. Pwede kang yung influensya nila, pag sinunod mo, kapag napahamak ka, hindi na sila kasama. Tama? Sa mga decisions, pagka mga major na yan, mahalaga, dapat pinagpe-pray natin. Kaya nga, no, yung tapat, ay pagpapalain, pero yung nagmamadali ay hindi magiging inosente, mapapahamak. Kaya maraming kabataan dito. Sa bawat decision din ninyo, ano, mag-aral muna kayo, yan ang madalas namin sinasabi. Tignan niyo si Kuya Danilo. Amen? Amen. Purihin ng Diyos. Scholar. Wala pang pinapadedi. Nakakapag-aral. Kaya yung mga dinadala sa church, kinakailangan na nakukondisyon yung kanilang isip na dapat hindi nagmamadali. Amen? Amen. Hindi kayo nagmamadali magkaroon ng jowa. Amen. Jowa agad. Pati yung baon ni jowa, kiningi pa kay parents, ano, sa magulang. Mag-aral muna kayo. Gawin ninyo yung pwede ninyong gawin, maiko-contribute ninyo sa inyong pamilya. Para yung mga decisions ninyo na major, pagdating ng araw, kasi ito mahirap, buti sa computer, no? Meron lang ganun, di ba? Undo, yung araw. Pag nagkamali ka, i-undo mo lang. O kaya pagka sa cellphone, delete. Yung memorya ng tao, walang delete. Pagka meron kang nagawang mali, andyan yan. At pagdating ng araw, no? Pag hindi mo inayos, bigat. Paulit-ulit yun, ano? Parang nababagabag ka, kaya yung iba nababalisa. Kaya nga, di ba habang bata, ayusin ninyo. Huwag magmadali sa decision, ipag-pray ng maigi. Mapalad kayo. Kasi bata pa yung iba dyan, ano? May pagkakataon pa kayo na daanan yung matuwid na yun. Amen. Kami, kaya kami pinagsasalita dito, pinagbibigyan ng Lord ng pagkakataon,
para ipaalala at sabihin sa inyo na hindi madali. Ano? Na kapag nagkamali ka, basta-basta na lang na kukuha ka ng ano yan, correction pen, ano? O kaya i-click mo yung undo, o kaya i-delete mo, hindi pwede. Kaya one step at a time, ano? Unti-unti lang. Okay, number one, ano? Matutong magpasakop palagi sa Diyos. Yan ang unang-una para makakatulong, ano? Ano yung sabi? Makakatulong para hindi nauunahan ang Diyos sa ating pagdidesisyon. Kasi decisions, pagdating sa decisions, binigyan naman tayo ng Lord ng ano eh, kakayanan na mag-decide. Kaya lang, ang iba, nahihirapan mag-decide kasi ang gusto, ma-please yung ibang tao. Ma-please yung magulang, ma-please yung asawa, ma-please yung mga nakapaligid sa kanya. Pero pagdating ng araw, mawawala lahat yan. Ano? Ikaw na lang yung paninindigan mo dapat yung decision mo. At hindi mo pwedeng sisihin yung tao na yon. Ikaw kasi, sabi mo, ganito ang gawin ko. Magkakaroon din ng sariling buhay yan. Kaya habang maaga pa lang, ano, yung mga bata pa o may pagkakataon pa na mag-decide ng tama, ayusin natin yung ating mga decision. Kasi ang hirap na pagka nandoon na, ano, pag nagkamali, kailangan harapin mo. Kasi meron yung, ano eh, kampi-kampi, ano, meron yung sama-sama, pisan-pisan. Kapag nagkamali ang isa, mali lahat. Nag-decide yung isa, ganito ang gawin natin, mali din lahat, napapahamak. Pero bilang anak ng Diyos, ano, isa sa dapat nakatangian natin, meron tayong firm. Ano, pakisabi nga firm. Firm. Pag sinabing firm, yung matibay na paninindigan mo talaga na hindi ko talaga gagawin yan. Bisyo. Sa school. Ang lakas ng hatak ngayon. Sa cellphone. Kahit walang nakabantay, di ba? Bubuksan mo. Pero bilang anak ng Diyos, sige Lord, iingatan ko yung puso ko, iingatan ko yung isip ko, hindi ko bubuksan yan. Kahit binubuksan na ng lahat, kahit tumitikim na ng alak ang lahat, kahit yung iba naninigarilyo, paninindigan at paninindigan ko kasi pagdating ng araw, at least, di ba? Hindi ko babalikan yung ganung bagay, baka mamaya ipahamak ako dito. Okay, Awit chapter 37. Ito po. Bakit kinakailangan, ano? Ang bawat desisyon natin, ang Diyos ang gumagabay. Basahin nga po natin. Ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh. Wala nang ibang maggagabay sa atin kundi Word of God. Kung nais maligtas sa gawain niya, ang Diyos nagagalak. Kahit na mabuwal, siya ay babangon pagkat si Yahweh sa kanya'y tutulong. O, naunawaan natin, di ba? Pag nagmamadali ka, kapag ka nagpapa-apekto ka sa iba, kapag natumba ka, wala na yung mga inaasahan mo. Pero kapag sa Diyos ka umasa at lumalakad ka sa kanyang salita, sabi ng verse 24, kahit mabuwal, madali kang makabangon, madali kang makarecover kasi sa una pa lang sa Diyos ka umasa. Bawat hakbang mo, ano, Lord, gagawin ko po ba ito? Tutuloy ko po ba ito? Paulit-ulit na pakikipag-usap, paulit-ulit na paghingi ng kumpirmasyon mula sa Word of God. Hindi tao ang hihingan mo ng kumpirmasyon. Bakit? Kasi kung yung advice niya sa'yo, hiningi mo, tapos sinunod mo, mali pala, hindi ka naman babakapan yan eh. Eh, sinunod mo eh. Sorry ka. Pero pag Word of God, kailanman hindi ka ipapahamak. Amen? Kaya nga dapat, maaga pa lang, bata pa lang, dinidisiplina mo yung sarili mo, kaya ka nagiging disciple ng Lord, na umasa ka lagi sa Word of God, mag-devotion ka, magbasa ka ng Word of God. Minsan, tinanong ko yung mga kasama dito sa church, ano ang pagkaunawa ninyo sa salitang disciple? Sabi ng iba, kapag sumusunod kay Lord. Sabi ng iba, kapag sumusunod sa salita ng Diyos. Ang disciple, tayo kasi, lalo na yung may edad na, ano, na-disciple tayo ng mundo. Ano? Natuto tayong yung kalakaran dito, halimbawa, pananalita ng tao. Kaya bata pa lang, na-disciple ng magmura.
Yan ang pagdi-disciple ng mundo. Bata pa lang, na-disciple ng tumikim ng sigarilyo. Na-disciple na tumikim ng alak. Yan ang pagdi-disciple sa mundo. Kinakailangan ma-undisciple ka. Ano? Yun yun, unti-unti, ma-undisciple, ibig sabihin, maalis sa'yo yun. Kaya nga, mag-transform by the renewing of your mind, sabi ng Lord sa Roma 12, di ba? Ma-recondition yung isip mo, ma-undisciple ka. Ngayon, i-disciple ka naman, panibagong pagdidisipulo, ito naman. Hindi ka pwedeng agad madidisciple nito kung hindi na-undisciple yung luma. Kasi hindi pwedeng pagsamahin eh. Naunawaan po natin, magkakagulo yung utak mo. Pati yung buhay mo magkakagulo kasi gusto mong sundin yung dati, yung tinuro sa'yo, yung mga kultura, tradisyon ng mundo, ng Pilipino, ng tao. Tapos ito naman ang Word of God. Pagkahalu-haluin mo ngayon ito, hindi pwede. Magulo buhay. Kailangan bitawan, undisciple, unti-unti, step by step. Kaya may mga nagdi-disciple, may mga cell leader, teka lang, paalala, mali yan, ito ang gawin, bitawan yan, ito ang sundin natin, Word of God. Amen? Amen. Madali na. Kasi may mga binitawan na. Eh, yun yung una, ano? Matutong magpasakop palagi sa Diyos, magpa-disciple lagi sa Diyos, ano? Number two, mag-antay sa tamang tiempo, yan. Yan tayo naiinip eh. Timing. Pakisabi nga, timing. Timing. The Lord's timing is always perfect. Ano? Pag si Lord nag-timing, perfect. Pag tao ang nag-timing, palpak. Di ba? Pwedeng tumama, pwedeng hindi. Pero pag si Lord ang nag-timing, ang ganda ng timing niya. Okay? Dagdagan pa ng pasensya. Ang pag-aantay. Jowa. Jowa ngayon. Di ba? Jowa dyan. 14 pa lang, may jowa na. O mas bata pa. Tapos nakabuntis. Saklap, ano? Kasi di nagkatuluyan. Hanap ulit ng iba. Away. Jowa na naman. Meron palang nag-aantay, ano? Matagal nakakilala. In love pala talaga sa kanya. Pinaghandaan. Pumunta pa ng abroad. Tapos nung kukunin na, nalaman na meron na pala. Wala na sa timing. Sorry, ano? Ang iba na ang hinanap. Okay? Meron naman yung talagang nag-antay. Nag-pray. Di ba? Ayoko talaga. Mag-aaral ako. Aantayin ko talaga yung perfect na partner na ibibigay ng Lord sa akin. At nung dumating na yon, madali na lang. Di ba? Ang pinagtataka ko, no? Inip na inip. Gusto magkaroon kaagad ng... Kasi nga, nakikita eh. Di ba? Yun ang uso eh. Kaya sabi ng Lord, live by faith. Di ba? Not by sight. Kasi yung mga nakikita, doon naiinggit, doon nasisingitan, doon na ikukumpara. Nawala tuloy yung tamang direksyon, ginaya. Kaya yun, napapahamak. Pati magulang napapahamak, yung iba nadadamay. Nagtataka ako, bakit nagmamadali? E pagkasal naman na, enjoy na! Sira din! Di ba? Noon, no, medyo madali. Inabot ko yan eh, 2015 nandito ko eh. Di ba? Pero, may tinuro din si Lord. Mabuti na lang. Pinakinggan niya ang Word of God. Pinakinggan niya rin ang matatanda. Oh. Binigay niya yun ang partner ni Lord. Kita niyo, pareho silang naglilingkod kay Lord. Walang sakit ng ulo. Amen. Yung iba, hindi na ako magbabagit tong iba, ha? Nagmamadali. Yung iba, wala na dito sa church. Bakit? Pastor, pasensya na. Wala kaming pamasahi. Pamasahi na lang, problemahin pa. Bakit? Priority na kasi yung gatas. Priority na yung diaper. Tsaka na po kami magpapakasal pag may pera na kami. Bakit? Kailangan ba ng malaking pera para magpakasal ka? Tingnan nyo nga yung dalawa eh. Di ba? Ang kailangan, maitama yung relasyon. Kasi pag nakita ng Lord, di ba sabi, yung, ano yung una, yung binasa natin kanina? Faithful man, yung tapat, shall abound in blessing.
Yung taong tapat na nakikinig at gumagawa ng salita ng Diyos, umaapaw ang pagpapala sa kanya. Kaya huwag na kayo magtaka, bakit umaapaw ang pagpapala sa kanila? Amen? Amen. Gusto niyo yun? Amen. Siyempre naman, ano? Amen? Amen. Okay, Kawikaan chapter 19 verse 2. Masugid man kung mangmang, walang mapapakinabang. Ang kawalan ng tiyaga, nagbubulid sa kaguluhan. Yung mga mainipin, no? Yung mga nagmamadali, ang tawag sa kanila, masakit man pakinggan, mangmang, fool. Ano? Ayaw makinig sa payo, gusto masunod yung gusto, bara-bara, no? Sugod ng sugod. Hindi pinag-iisipan yung bawat hakbang, ano? Masugid man, kung mangmang, wala namang pakinabang. Ang kawalan ng tiyaga, mapupunta lang sa gulo. Isaiah chapter 60 verse 22. Tingnan niyo nangyari sa Benjamin, ano, napakaliit na lipi. Ang pinakamaliit na lipi ninyo ay dadaming mainam at ang munting bansa ay magiging makapangyarihan. Ako si Yahweh na kaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating ang may timing talaga si Lord. Maliit man sa paningin ng tao, ordinaryo ka man, halimbawa yung mga magulang mo, yung karpintero, magsasaka, huwag kang mainip, parating ang araw, ano, umasa ka lang sa Word of God, maglingkod ka, kaya unti-unti iaangat ng Lord yung katayuan ninyo sa buhay. Amen. Pero kinakailangan, kumapit ka lagi sa Word of God. Amen? Amen. Mga magulang, paalala lang, ano, hindi porke nangyari sa atin, yun na rin yung sasabihin natin sa ating mga anak. Mag-pray tayo na, Lord. Anak, ano? Hindi porke magsasaka kami, magiging magsasaka ka na rin. Hindi porke karpintero ko, karpintero ka rin. Kaya ka nga pinag-aaral eh. Kaya kayong mga kabataan, mag-aral naman kayong mabuti. Amen? Para magugulat yung mga magulang yung hindi nila naranasan nung sila ay nagtatrabaho o mabibless sila, di ba? Nung sila ay lumaki. At least kayo naman pagdating ng araw yung magparanas sa kanila. Ano? Ang problema, nagjowa agad. So paano na ipaparanas dun sa magulang yung gusto mong iparanas sa kanila, eh iba na ang nakakaranas. Ang masakit dun, kasama ka na rin na nagtatrabaho. Hindi mo na rin mai-enjoy yun. Amen? Unti-unti lang, ano? One step at a time. Kasi may timing si Lord. Amen? Ito yung English nito, nakikita niya sa Facebook ito eh, Isaiah 60 verse 22. Diba? I, the Lord, will make it happen. Sabi niya, si Lord ang magbibigay ng kaganapan. Mamamangha ka na lang, matutuwa ka na lang sa gagawin ng Lord. Ang kailangan mo lang, antayin mo lang yung tamang tiyempo. Example, mga farmers natin, pag hindi pa panahon, tapos nagtadim ka, di ba? Eh inabot halimbawa ng bagyo kasi mali yung timing mo, lunod. Di ba? Yung puhunan mo, yung pagod mo, pati mga ibang tao na apektuhan kasi mali yung timing. Pero pag inantay mo na, oh, pwede na. Tama na ito. Kondisyon na ang lupa. Di ba? Pwede na. Tsaka ka ngayon mag-asik. Magugulat ka na lang after ilang 3 to 4 months, maani ka na. Kasi natututo tayo magantay. Okay, number 3 na ano? Tandaan at huwag kalimutang hindi tayo ipapahamak ng Diyos sa kanyang plano. Amen? Pagplano ni Lord, si Lord nga nagplano eh. Hindi, bagamat nagplaplano ka din, pero yung plano mo, Lord, okay ba to? Papaboran mo ba ito? Payag ka ba dito? Kapag pinlano mo yan, tapos nagkasundo sa plano ng Lord, tumpak, ano? Maganda ang kalalabasan yan. Hindi tayo papahamak ni Jesus dyan, ano? Kawikaan chapter 9 verse 6, lisanin ang, o kanina, di ba? Bagamat dati naging mangmang tayo, ano daw yung kailangan natin gawin? Lisanin ang pangamangmangan, huwag nagmamadali, huwag padalos-dalos, pag-isipang mabuti, upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at ito pala dapat yung ating hinahabol, ano, yung pangunawa.
Ngayon yung pagmamadali, yung pagkakamali natin dati, lisanin na, no? Para daw tayo ay mabuhay pa, tapos yung landas ng pangunawa o yung Word of God na ibinibigay niya sa atin, ito daw yung dapat nating daanan at tahakin. Huwag makisabay sa uso. Kami rin dati, no? Nakikisabay din kami sa uso. Kaya lang lahat halos ng mga sinabayan namin, ano na, sige lang, no? Ang daming mga sikat na katulad yung sino yung kapatid ni ano, Carter ba yun? Nick Carter, ano? Yung mga kabataan dati, si Aaron Carter. Halos iduluhin na yung batang yan. Kaso ang problema, yung iniidolo nila, nag-suicide. Patay din. Kaya hindi dapat yun ang ating sinusundan, ano? Ang dapat na sinusundan at ating tinatahak ay yung landas ng unawa at makukuha lang natin yan sa Bible. Amen? Amen. Nagbabasa pa ba kayo ng Bible? Amen. Sinong nagbabasa ng Bible dito? Taas ang kamay. Oh, may mga hindi nagtaas, magbasa ka na. Ano? Mapalad kayo kasi yung Bible, hindi nyo nadadalihin ng ganito. Pag pupunta ka sa church, tapos nakita kang may dalang ganito, so, uwi ka na. Diba, maabutin ka ng kantsaw. Ngayon, hindi na halata, kahit naka-short ka, yung Bible nasa cellphone. Hindi ka na makakaranas ng rejection dyan o pang-aapi, pang-criticize. Napakapalad ninyo ngayon, ano? Okay, ano pa? Kawikaan chapter 16 verse 9. Ang tao, yan ano, ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang, oh, plano ka ng plano. Next year, ganito gagawin ko. Pagka-graduate ko, tatrabaho ko, plano ka ng plano. Sabi, hindi naman ikaw nagpapatupad. Sino daw nagpapatupad? Si Lord. Ang prayer mo, Lord, itong plano ko, nawa, tumama sa plano mo para tuparin mo. Amen. Si Lord ang nagpapatupad, hindi tayo. Kaya marami mga plano tayong nagpe-fail, ano? Bumabagsak, nagkakamali tayo. Kasi hindi naman talaga ayon, ano, sa salita ng Diyos, ayon sa kanyang plano. Number 4 na dapat yan, ano? Kung may mamadaliin, oh, pwede namang magmadali. Walang problema. Madaliin mo ito. Pagsunod sa mga utos ng Diyos at sa kanyang salita. Amen? Amen. Kaya kayong mga nagmamadali dyan, ang una nyong gawin, pag uwi ng bahay, magbukas kayo ng Bible. Sa umaga pag gising, huwag madaliin magbukas ng cellphone, ng Facebook. Buksan ka agad ang Word of God. Kasi pagka naunahan ka ng Word of God sa umaga, sa araw pa lang, ayos na. Pero kung ano-ano yung inuna mo, ano? Kung ano-anong listahan yung inuna mo, pati ikaw, pagdating mamaya, nakalista ka na din. Di ba? Kung meron man tayong madadaliin, ano? Sabi ng awit 119 verse 60, sige, pakibasa, pakibaba. Kaya ako'y, sabi ni nang nagsulat, ano? Ako'y nagtumali, nagmadali siya, upang hindi na mabalam o hindi na mapahamak sa hangad kong masunod ang bigay mong kautusan. Kung may mamadaliin ka, sabi ko nga kanina, ano? Basahin. Pagbulay-bulayan para hindi mapahamak. Magmadali sa hangad kong masunod na ang bigay mong kautusan. Pag nabigyan ng Lord ng wisdom ito, lahat ng mga mali, ang disciple, madi-disciple. Pag nabigyan ito ng wisdom ng Lord, hindi na nagmamadali, nagiging wise, pinag-aaralan na lahat. Ano? Hindi na nang gagaya, hindi na nagkukumpara. Ang gusto niya na lang, sumunod. Amen? Amen. O, conclusion na tayo. Okay? Ang sabi sa Kawikaan chapter 14 verse 12, may daang matuwid sa tingin ng tao, kaya nga sa bawat hakbang natin, ano, step by step. Ngunit, kamatayan ang dulo nito. Kung paraan at kung kaisipan, kung karanasan, ano, ng tao, paraan ng tao, kaisipan ng tao, karanasan ng tao ang ating susundin, pwede tayo mapahamak. Pero kapag kaparaan ni Lord, ano, pagkaisipan ni Lord, karanasan ng mga naunang nabuhay na nailagay ang kanilang buhay sa Bible,
Yun ang pagbasihan na dapat natin. Hindi dapat natin pinagbabasihan yung karanasan ng ibang tao na dito. Tignan natin yung karanasan nila. Sila Abraham, sila David, sila Samson. Diba? Bakit sila bumagsak? Doon mo makikita, mali pala. Kaya may mga inilagay na mga character sa Bible na yan, sila Joseph. Diba? Para hindi natin ipapattern yung buhay natin sa mga nakikita natin ngayon na buhay. Hindi sa kanila. Bagamat pwede, no? Pwede naman silang tumama, pwede rin silang magkamali. Pero ito, dito natin talaga basahin. Si Haring Solomon, bata pa lang, ano? Dinevelop na siyang hari. Hindi katulad ni David. Si David, dumaan sa pagpapastol bago naging hari. Mayaman sa karanasan si David. Kaya si Haring Solomon, nung sinulat niya na yung mga ngaral, sabi niya, walang kabuluhan lahat. Naging malungkot yung hantungan ng buhay niya kasi maaga niyang naranasan lahat ng kalayawan sa buhay. Hindi rin siya nasiya. Natubi niya, walang kabuluhan lahat ng bagay sa mundo. Paulit-ulit lang. Pero si David, may galak sa kanyang puso kasi hindi niya minadali. Unti-unti hinakbangan niya mula sa isang pastol, no? Tapos binasbasan ng Diyos, inantay niya yung araw na siya maging hari at nung hari na siya, namuno siya ng maayos sa Israel. May timing si Lord. Amen? Amen. Hinay-hinay lang. Huwag nagmamadali. Katulad niya yan, ano? December. Pag December, yung mga tao, labas lahat ng pera. Bakit? Bili si ganito ng bago. Tapos ikaw, luma yung gamit mo. Anong pwedeng sumingit sa'yo? Ingit. So, ang posibilidad, gagayahin mo siya. Ang tanong, kailangan ba talaga? Pwede pa naman yung isa. Bakit kailangan palitan na? Kailangan bang makipagsabayan? Napapahamak tuloy, ano? Eh, yung palang bumili, yung ginaya mo, marami talagang pera. Eh, ikaw, wala na. Pagdating ng January, lubog na naman, ano? Nakakalungkot isipin na minsan may mga maraming kultura at ugali ang Pilipino na kinakailangan talagang ma-undisciple ng Word of God. Amen? Amen. Kinakailangan ma-undisciple. Hindi porki kultura natin kasi Pilipino tayo, ganito yung lolo mo, yung magulang mo, ito na yung tinuro sa'yo. Ganun na yung gagawin mo. Hindi. Tanungin mo muna yung sarili mo, may backup ba? Meron bang katapat na Word of God doon sa mga ipinasa nila o tinuturo nila sa amin? Kasi baka mamaya, pag sinunod mo yun, yung hakbang mo, laglag, sayang, panahon, no? Mahirap. Balik. Isaiah 52 verse 12 bilang pagtatapos, ano? O, sabay-sabay tayong basahin. Last verse naman na ito eh. Ngayon ay lalakad kayong hindi na nagmamadali. Hindi na kayong magtatangkang tumakas sa problema, no? Papatnubayan kayo ni Yahweh at iingatan sa lahat ng saglit ng Diyos ng Israel. Ang ganda kaya yung bawat hakbang mo, no? Bawat araw na binibigay ng Diyos ay ginagabayan ng kanyang salita. Kaya pagising mo ng umaga, Lord, ano po yung regalo mo sa akin ngayong umaga? Buksan mo, nandito. Kaya pagharap mo sa umaga, pagising mo, malakas ka, masigla. Hindi mo nahahanapin yung galak o yung kapayapaan mo sa mundo o sa tao. Kay Lord lang. Kasi ginaguide niya yung bawat hakbang. He guides our steps. Amen? Amen. Pwede ba? Tayo po'y tumayo at tayo manalangin.